Yes, magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po sa ating panibagong video ngayong araw po ng Miyerkules, March 17, 2021 2:33 po ng hapon and tayo po ay nandito sa May Parañaque na para mag-update dito po sa LRT1 Cavite Extension. Ayan, so location natin no, Roas Boulevard. Pero dito tayo banda sa may tapat po ng Ayala Malls, Manila Bay, kung saan yung ongoing construction po ay nagaganap no, para dito sa mga pundasyon ng gagawing poste na dadaanan po ng linya ng LRT1 extension. Sa may bandang unahan po yan no, manggagaling yan doon sa may Baclaran. Ayan, diretso po ito papunta ng Parañaque, then Las Piñas, ayan, sa Pote, hanggang doon po sa Maynyog, sa may Bacoor. Sa ngayon, no, dito, ayan, dumaan sa ilog. Yung mga, ayan na po, yung mga pundasyon. Ayan. So, andun lang sa unahan yung Ayala Malls, Manila Bay. Ayan yung Novo Hotel. So ayan pa yung mga ilan sa mga gagamitin no. Ayan yung mga bakal, ayan yung dito yung mga heavy equipment. Ayan, so abangan natin no yung mga magiging ganap maya-maya po dito sa may Parañaque area. So meron na tayong update nung nakaraan doon sa may Baclaran. Ayan doon sa may Parañaque Sukat Road and sa may Las Piñas. Ayan, so ayan lang po ang Ayala Malls, Manila Bay. Sa tapat lang po natin, no? And dito, banda sa area na to, parang malaking bakanting lote po ito, no? Ayan, ito yung mga pundasyon. Ayan, yung mga naglalakihang bakal. Ayan, nasa mismong harap lang natin. So dito siya dadaan. Pag galing dun sa may Baclaran, dadaan siya sa gilid ng Redemptorist Church. Tapos diretso hanggang sa liliko naman po dito banda. Ayan. Madilim ang kulay ng tubig dito. So doon naman, meron silang yan, dyan po ata ilalagay yung isa pang pundasyon, no? And nagkakandak sila ngayon dyan ng dewatering para sa paglalagyan, no, ng pundasyon. Itong mga bakal na nakita nyo po sa naunang bahagi ng ating video. Yan, so dewatering para maalis yung tubig at mailagay nga itong pinaka casing na bakal. Yan, so lakad-lakad po tayo dito sa area. Check natin yung mga update ngayong hapon. And nakita nyo nga po yung mga casing, no? Yan, nakabaon na para doon sa mga itatayong poste. And by the way, ito po pala mga nakikita nyo mga tanim dito sa gilid ng kalsada. Ayan, ito po yung mga tanim ng ating mga MMDA
Medyo marami po yan. Ito po yung mga nilalagay nila sa ating mga kalsada. Ayan, sa mga vertical garden po. Ayan, so dito nila yan inaalagaan at pinapadami yung mga tanim. Ayan, ng ating mga MMDA. Ayan, so ang daming mga equipment ngayon dyan. So bakanting lote nga po yan, no? Silip tayo dito. Ayan, so low tide ata ngayon dahil medyo ayan labas yung mga buhangin dito sa ilog. Ayan, so tuloy pa rin yung dewatering nila doon para ilagay na nga po, no, yung mga yan yung pinaka casing. Ayan, nabuhusan na yan ng semento. Yan pa, no? Yung mga naglalakihang mga tubo na mga bakal. Ito yung Nobu Hotel ata ito. Itong mga naglalakihang poste dito na yung kulay blue-green. So meron din yan doon sa may Redemptorist ng last update natin. Ayan, sa gilid po ng simbahan. Ayan po. So kasama ito, no, sa linya ng Riles ng LRT1 Cavite Extension. So dadaan dito sa mismong loob yung Riles. Yan, so meron na pong mga ano dyan, no, hukay sa loob ng Nobu Hotel. Yan, no. Diyan yung mga naglalakihang mga bakal sa loob. Yan, so isa talaga, no, sa mga big problem pag gumagawa ng mga ganitong proyekto, no, is yung right of way nga po.
City of Dreams, Manila. And talagang napakaganda po no sa lugar na ito. Yan, kita nyo naman. Yan, syempre, kasama ko, Miss July and Kuya Rons. Diba? Wow, so lakad-lakad lang tayo. Pasyal tayo dito today. Para no, may iba naman tayo ng update ngayong hapon. Yan, so tawid tayo. City of Dreams, Manila. Puro ginto yung kulay dito. Ang gagawin nyo, ayan, so as usual, picture po. Ayan. Kuya Rons TV. Ayan, picturean mo din siya, no, Miss July, after mo. Ah. City of Dreams, Manila. Kasi nadaanan natin to dahil nag-update tayo doon ng LRT1 Cavite Extension. So dyan lang po siya sa may harap ng Novo Hotel.